Hi guys, it's me then and welcome back for another video. In today's episode, I will be reviewing the Rode Video Micro 2. Finally guys, Rode has an update to its very famous microphone among vloggers, filmmakers, and content creators. This is the Rode Video Micro 2. Ito yung smallest cardioid shotgun microphone ng Rode. This was released 2 months ago pa lang. And it's not yet available in the Philippines camera stores and online resellers. So I bought mine from Amazon. On my previous video, I shared my experience in ordering sa Amazon. If you're interested in buying this same Rode mic, I'll be leaving the link on the description box below and also my Amazon storefront. So be sure to check it out. This is priced at $79, while yung Video Micro 1, its predecessor is now priced at $49. So medyo konti lang yung difference nila, so ito na talaga yung kinuha ko. When you convert it to peso, it would roughly cost you around 4,400 pesos. I bought this kasi gusto kong i-level up yung audio ng mga contents ko. Kasi itong love mic na ginagamit ko ngayon, medyo hindi siya compatible dito sa gamit kong camera ngayon, which is the Fujifilm X-T200. If you wanna see my vlogging gears, kung ano yung mga ginagamit ko for filming, I will also be linking it down below. The things na nagustuhan ko sa kanya is its compact design. Sobrang liit lang niya. Alam niyo naman, ayaw kong nagdadala ng mga malalaki at mabibigat na mga vlogging gears. It has no batteries and plug and play lang siya. So, hindi ka na mag-worry na baka nakalimutan mo siyang i-charge or baka low bat siya. And it has no complicated switches or controls. Yun lang talaga siya. Plug and play lang talaga. So before I unbox it, ipakita ko muna sa inyo yung box. Rode Video Micro 2 Ultra Compact On-Camera Microphone. Yung gamit na nila dito is Helix ISO Mount. At the back naman, makikita natin yung mga specifications and yung mga inclusions niya. So now, let's unbox this. First thing na nandito sa box is the TRS to TRS cable. This is for cameras with audio input. The next one is the TRS to TRRS cable. This one naman is for smartphones and tablets. If you're vlogging using phone or you're doing TikTok contents and gusto mo mas maganda yung audio, like gumagawa ka ng mga ASMR videos, ito yung gagamitin nyo. You have the guide or the manual. And this furry windshield na meron lang dito ng logo ng Rode. Sobrang fluffy niya. The mic itself, nandito din nakalagay na yung foam windshield but natatanggal siya. And pwede nating ipalit itong furry windshield. So, ilagay lang natin na paganyan. They recommend using the foam windshield kung naglalakid ka, you're jogging. Ito namang furry windshield. It has a higher level of protection. They recommend this naman pag talagang yung may mga windy situations, yung talagang pang outdoors, mas nabablock niya yung wind. If you already saw the first generation itong Rode Video Micro, this time they use the Helix Isolation Mount, yun yung tawag nila dito. Mas sturdier na siya. Unlike dun sa isolation mount nila before, na pag ganan nito nyo, konting galaw nyo lang is talagang nagwi-wiggle siya. So this time, mas sturdier na yung mount niya. So if you're walking or jogging, running, and mabangga mo yung camera, mabump mo siyang ganyan, it will have less or no effect sa audio quality. Dito sa may thread niya, yung ilalagay niya sa cold or hot shoe, it has a cable management slot. Hindi magkocover dun sa mga functions, so pwede mo siyang ilagay dyan para hindi niya mabablock yung mga pipindutin yung buttons ng camera. So now, let's test this microphone. I'm so excited to use this. So right now, I'm filming na wala yung microphone, wala yung lavalier microphone ko.
yung audio nang gagaling lang sa camera ko na Fujifilm X-T200. The aircon is running and yan yung audio niya. Right now naman, I'm filming using the Fujifilm X-T200 pa rin. And yung audio naman na gamit ko ngayon is yung Rode Video Micro 2 na. The aircon is still on and ito yung audio niya. Can you hear any difference? May iba ba sa audio? Gumanda ba yung quality? Hindi ko pa siya naririnig, so kapag in-edit ko pa, dun ko pa malalaman kung anong difference niya. Comment nyo below guys kung may difference ba sila, kung mas gumanda ba yung quality. So since this is a directional microphone, yung nakukuha niyang sounds is yung nandito lang sa harap. It rejects sounds from the sides and sa rear. Let's test now kung mag-iiba yung audio kapag gumalaw-galaw ako dito sa kaliwa at kanan. Yan, pakinggan nyo. Kakanta muna ako guys. Okay, nag-iba ba? Later naman, i-test ko outdoors kung maganda rin yung quality niya. And I'm now shooting outdoor. Yung gamit ko pa rin camera is the Fujifilm X-T200. Wala akong gamit na mic right now. I hope naririnig niyo ko kasi sobrang lakas ng hangin dito. Yung audio niya is nanggagaling lang sa camera. Sobrang lakas ng hangin dito. Sobrang lakas. May maririnig rin kayong mga dumadaan na tricycle, tunog ng mga dahon, tsaka mga ito. Ngayon naman, I'm filming pa rin using the Fujifilm X-T200. Pero ngayon, ang gamit ko ng mic is yung Rode Video Micro 2. Malakas pa rin yung hangin, as you can see. Meron pa rin dumadaan ng mga tricycle, meron pa rin tunog ng mga dahon at ibon. Narinig nyo ba yung difference, guys? From dun sa walang mic to ngayon na ito ng Rode Video Micro 2 yung gamit ko. Ang nakalagay din dito sa mic is yung dead cat. Let's see mamaya kapag ni-review ko kung may difference sa sound. Try naman natin ngayon na naglalakad. Ngayon wala akong gamit na mic. The sound is from the camera lang. Hintay kong humangin. Dito kasi malakas na yung hangin sa part na to eh. Dito tayo. Gamit ko na ulit yung Rode Video Micro 2. Ang lakas na naman ng hangin. Ganda sana mag-vlog dito guys kasi natural light. Kaya lang ang daming dumadaang tricycle at mga sasakyan kapag hapon. Dati dito ako nagpifilm. Napapatingin ako dun sa screen, sorry. So yun lang guys for today's video. I highly recommend this Rode Video Micro 2. If you wanna step up your contents, gusto nyo mapaganda yung audio ng mga vlogs nyo. It's not the cheapest in the market. Meron kayong mabibiling mas mura like yung mga Boya. But then thousands din yung price niya. I wanna invest on gears na magtatagal and maganda na talaga yung quality. Guys, Rode na to and it's just 4,400 plus. This is what professional vloggers and filmmakers use. And the quality and feel is sobrang ganda. Sobrang premium and ang nagustuhan ko talaga is compact lang siya. And I don't have to worry kung low-bat ba siya since wala nga siyang battery. It's very easy to use, plug and play lang. Even beginners, kayang-kaya siyang gamitin. If you find this video helpful, please do follow me on all my social media accounts. I'm Diane Salazar on Facebook and it's Diane Salazar on TikTok and Instagram. And of course, please do give this video a thumbs up, share and subscribe to my channel for more videos and updates. Thank you guys for watching and see you on my next videos. Bye!